Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang advice ng mystical cards para sa mga Pisces? Lighten your load. You have the choice and power to remove yourself from a stressful situation or simply take it in your stride. Ang iba pang meaning ng card na ito ay hindi lahat kailangan pasanin mo yung stress o responsibilidad. Bigyan mo rin ng halaga yung sarili mo na makapag-relax or maging masaya. Home. Home is definitely where the heart is. It's a place of security, protection, comfort, and sanctuary. And for you, there's nothing better than the feeling of being at home. Ang iba pang meaning ng card na ito ay pareho lang din sa naunang card na kailangan yung bang mag-recharge ka, magkaroon ng time para sa sarili at sa pamilya. Empowerment. You have so many strengths and yet you allow others to take away your power. Ang iba pang meaning ng card na ito ay ito na yung panahon para mapakinggan naman yung opinion mo. At hindi mo rin kailangan magpakontrol sa iba kasi may sarili kang kalayaan at desisyon. Ang reading natin ngayon ay alamin natin kung ano ang problem ng mga Pisces, ano ang solution, advice, at sa huli kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, guide reading, at general reading po. Hindi magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Angels and guides, please guide us. Ano ang problem ng mga Pisces? Ang mga cards mo ay The Star, 3 of Pentacles, at 6 of Cups. Base sa mga cards na ito, yung imposible ay ginagawa mong posible. Kumbaga, mas pinipili mo yung stable at saka kalma na sitwasyon. At ang ilan sa inyo sa pagtupad mo ng pangarap mo ay may mga taong sumusuporta sa iyo. Ang ilan sa inyo, nung bata ka pa, may mga painful experience ka sa nakaraan at nagkakaroon na ng healing ito. Ang ilan naman sa inyo ay kailangan ng healing para makamove forward ka sa buhay. Sa career, ang ilan sa inyo, malaki yung potential mo at kakayahan na ma-achieve yung magandang resulta sa trabaho. At kapag may dumating na oportunidad sa iyo, kailangan, huwag mo na itong palagpasin kasi para sa iyo talaga ito. Ang ilan sa inyo sa career ay nagtatrabaho ka pero ang mga kasama mo mas bata sa iyo. Ang ilang single may magbabalik sa buhay mo, maybe past person mo or kakilala na may gusto sa iyo. Ang ilang single naman may potential person na nagkaka-interest sa iyo na katrabaho mo or maybe schoolmate. Sa mga single, huwag mag-focus sa nakaraan kasi may posibilidad na malagpasan mo yung potential person na nakalaan para sa iyo. At ang advice ng mga cards ay huwag matakot sa commitment. Kung ano yung ibinibigay ng universe sa iyo ay tanggapin mo ito para ma-practice ka. At pag dumating yung the one, alam mo na kung paano mo i-handle yung magiging relasyon nyo. At sa mga nasa relationship, marami pa kayong pagdaraanan ng person mo. Kaya ang advice ng mga cards ay ipagpatuloy yung connection at saka
yung tiwala sa isa't isa. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ikaw at ang person mo, pareho kayo nag-effort na para magtagal ang relasyon. Na kahit na nagkakaroon ng problema sa relasyon, ay pareho kayo nagtutulungan ng person mo na malagpasan ito. At para naman sa ilan na nagkakaroon ng challenge sa relationship, mas makakabuti na magkaroon kayo ng counseling para ma-resolbahan yung problema nyo sa relasyon. At ang advice pa para magkaroon ng healthy na relationship, kailangan ng balance at saka yung mapanatili yung saya sa relasyon. Kukunin ko yung una kong nakita. The High Priestess, Seven of Wands, at Six of Swords. Ito naman yung solution. Sa mga cards na ito ay pinapakita na magtiwala ka sa kung ano yung nararamdaman mo. At saka base sa mga cards na ito ay namimaintain mo pa rin yung success sa buhay kahit na may mga problemang dumarating sa iyo. Ang ilan sa inyo ay mas pinipili mo yung kalma na sitwasyon. Nagmo-move on ka na sa mga nangyayaring negative situation sa buhay mo. Sa financial, huwag mo ipakita or yung bang ikwento kung ano yung financial na meron ka. Kasi ang ibang tao, nagmamaling akala. Ang iba naman, naiisip na magandang pagkakataon para utakan ka. Ang ilan sa inyo sa financial, pinagbubuti mo yung trabaho mo para ma-maintain din yung kita na meron ka. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na masipag ka talaga kaya may posibilidad na magkaroon ng increase ang kita mo. Ang ilan naman ay nakakabawi na pagkatapos ng mahirap na sitwasyon sa financial. Sa mga nasa relationship, yung pagiging tapat, yun yung magpapatibay at magpapatagal sa relationship nyo. At para naman sa ilan na nagkakaroon ng problema sa relasyon, kailangan magkaroon kayo ng teamwork ng person mo para mareresolbahan anuman ang problemang dumating. Kailangan ng effort at yung pakikinig sa isa't isa para makasurvive ang relasyon. Ang ilan sa inyo, mahal na mahal mo yung person mo, kaya kahit gusto mo siyang iwan, hindi mo magawa. At ang advice ng mga cards, kailangan makaisip ka ng solusyon or yung magandang desisyon para hindi na magkaroon pa ng damage sa iyo, sa person mo, or sa relationship. At ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagsusumikap na maresolbahan yung problema sa relasyon at malalagpasan nyo ito at mapapatunayan na mas matatag yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Sa ilang single, may potential person na nagkaka-interes sa'yo, kaya lang hindi pabor yung mga kaibigan mo or family. Ang ilan sa inyo na single, mahina kang pumili ng makakarelasyon. Kasi ang ilang Pisces ay mas umiiral yung pagmamahal kesa pairalin muna yung isip. At ang advice ng mga cards ay makakatulong din yung opinion ng iba patungkol sa pagpili mo ng potential person. Ang ilang single ay healing ka pa lang at ready ka na makamove forward. Pero pagdating sa relationship, wala kang interest sa ngayon. Ito naman yung mga cards para sa advice. Four of Swords, Ten of Swords, at the Devil. Ang advice ng mga cards na ito ay kailangan mo muna mag-observe sa mga sitwasyon na kinakaharap at huwag basta-basta magdesisyon. At saka nakatatlong cards ka na ang ilan sa inyo, maling choices yung napipili mo kasi mas sinusunod mo kung ano yung nasa puso mo. At saka base na rin sa mga cards, nakadalawang cards ka na na may trauma ka talaga sa past na hindi pa nare-resolbahan.
ang ilan sa inyo sa health, huwag mong pabayaan yung sarili mo, lalo na pagdating sa kalusugan. At ang advice ng mga cards ay para hindi ka magkaroon ng health issues. Total, matagal pa naman to guys eh, ang ilan sa inyo. Kaya kailangan bawasan mo na yung pag-inom ng alak, o kaya yung pagkain na masyadong maalat, i-priority mo yung health mo. Alam nyo kasi guys, yung sakit traidory yan eh. Kaya kahit healthy ka, pero nasa tamang edad ka na para magpa-check up ka na. Tatlong cards na kasi ito eh, na warning. Kumbaga magkakaroon ang ilan sa inyo ng severe na kondisyon sa health. Mas maigi na maaga magpa-check up o kaya kapag may naramdaman ka. Mas makakamura kasi kapag may pag-iingat at saka yung maaagapan yung sakit mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung mainit yung sitwasyon, huwag kayong magsagupaan. Kailangan munang magpalamig or kailangan ng space sa isa't isa. Ang ilang single naman, naghahanap ka ng karelasyon, pero syempre, kailangan din ng pahinga. At i-enjoy yung pagiging single lang muna. At para sa mga single, kung pipili ka ng potential person na makakarelasyon, kailangan ng pag-iingat, hindi yung gagamitin ka lang. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng problema sa relasyon. Ang ilan nakipag-iwalay, ang ilan naman ay yung bang hindi kayo nag-uusap ng person mo. At base sa mga cards, pareho kayo ng person mo na stress. At nakaka-apekto ito sa relasyon nyo. At ang advice ng mga cards, kailangan ng clarity sa relasyon kung mag-stay or mag-let go. Ito naman yung additional cards. The Lovers, na ang ibig sabihin nito ay meron kayong hindi mapagkasunduan ng person mo. Maibalik man yung connection pero paunti-unti, kumbaga nasa proseso pa. Lalo na kung isa sa inyo or pareho kayo ng person mo na willing na magkaayos. 7 of Cups. Itong cards naman na ito, ang ilan sa inyo nakakaunawa ka na sa sitwasyon at nilet go mo na yung mga nakaraan at gusto mo mag-start ng panibago. At kumikilos ka na rin para sa mga pangarap mo na magkatotoo ito. At itong King of Pentacles naman ay progress. Dahil na rin sa mga chances na ibinigay sa'yo ng universe, hindi mo to pinapakawalan. At ipinapakita rin dito na pinapahalagahan mo na yung sarili mo. Na para magkaroon ng katuparan yung mga pinapangarap mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Affirm, you'll soon understand why your timing is perfect and why things had to happen the way it did guide to you, to where you were meant to be. Affirm, yes. 2-2-2, balance. Six, six, six. You've worried about some aspect of your life and have been thinking negatively.